Sheros, and welcome back sa channel natin. Isang panibagong video naman ang ating mapapanood kasama ang ating mga kaibigan dito sa Isla Itiage. Ano masasabi mo, sir? Ang tamis. Bang level. Hi, sir. May sugar. Alam niyo ba ang buko? Ginagamit ito dati nung unang panahon. Pag nagkaroon ng gera, ito yung dinidirekta sa buko. Kasi yung dagat, sumusunod sa buwan. So kung nasaan yung buwan, yung kalakihan niya, doon nagalalim yung dagat. Inahabol ng ano, kumbaga ina-attract, parang magnet. Ina-attract ng buwan yung dagat. Kaya kung mapapansin mo, it always follow yung mga matatanda mo. Pag magtatanim sila, malalim ang dagat at pabilog ang buwan. Kasi nandun yung buwan, yung serte, yung magandang bunga ng tanim. At yung buwan, reference na yan nung una pang mga ancient people. Kung kailan magtatanim, kailan magbuwan, reference na nila, pati yung dagat. Kahit magbubukas ng negosyo, reference nila yan. Kasi yung energy. Yung energy. Yung positive, negative. Sumasama dun sa ano, parang magnet nga. So, halimbawa, ito yung mundo, ito yung buwan. So, pag nandito siya, dito high tide. Pag umikot siya ng ganun, yung tide sumusunod sa kanya. Kaya, pag nandito yung buwan, low tide na dito, dito naman yung high tide. Kasi umikot kasi yan sila, di ba? Yan. So, habang umikot yung buwan, sumusunod yung high tide sa kanya. Habang lumalaki siya, siyempre, habang lumalaki, mas nagiging malakas yung kanyang connection. Mas lumalaki yung buwan, mas lumalakas yung energy niya. Yung energy yun. Yung parang mag-energy. So guys, nandito tayo ngayon sa bandang itaas ng Isla Itiage. Kung mapapansin nyo, itong lugar na to, yun. Yung pinaka-windmill. Actually, ano siya eh. Ginagamit siya para makapagpaangat ng tubig. So ito yung mga ilang spots na makikita nyo dito sa Isla Itiage. Kaya kapag pupunta talaga kayo dito, hindi kayo maboboring dahil sa dami ng mga activity na pwede ninyong gawin. Actually, meron pa dito isang lugar na pwede ninyong pasyalan, yung waterfalls. So, bago tayo bumalik sa bayan ng Ilido, pasyal muna tayo ng waterfalls dito sa Isla Itiage. Kasi aside dito sa Tabindagat, aside doon sa mga
overlooking na nakita ninyo kanina, guys. Meron tayo dito ng isang spot din na talagang sabi nga ay may pagmamalaki mo rin dahil fresh water naman to. At kung mahilig ka sa anong tawag doon, forest ano? Kevin? Jungle tour. Jungle tour, ito yun ka. Hello. Ano masasabi mo sa Dilara? Medyo mahaba po ito. Mga ilang kilometro? Siguro mga nasa 20. 20? 20. 20 hindi pa. 20 hindi pa. Ito na pala. So, nandito ako na. Fresh water. Pero ngayon, dahil nga galit tayo sa tag-init, medyo mahina pa talaga yung tubig. Pero itong tubig na to, guys, nagmumula yan doon sa itaas. Ang bundok. Alam nyo ba, guys? Minsan kasi talaga kailangan nating mag-relax, lalong-lalo na kapag nakakaramdam tayo ng stress sa buhay. At ito yung pinaka-stress reliever natin. Yung mga ganitong lugar na bibihira nating marating. Masarap yung simoy ng hangin. Naririnig niyo yung mga huni ng ibon. Yan yung the best na dapat ginagawa natin. Yung hindi lang tayo lagi nakapokus sa ating mga araw-araw na gawain. Di ba, Kuya Ben? Seryoso po? Kala ko joke lang. Pero i-demonstrate ko ba kung paano? Kung paano mamulot ng daliri? Trivia, trivia. Ganito yan eh. Sabay, sabay walang pakamay niya, no? O, pinagpalat po kayo ng buko, ha? Simpleng buhay po yan ni, ano, ni Sir Charlie. Tignan nyo naman. Di ba? Ay, naka-live. Live yan sa FBA. Ay, yung fish o bago. Chef. Ay, kung ito. Ay. Ito, masyarap. Yan, ma'am. Masyarap na. Anong tawag po dito? Maga. Finger mo. Ano? Finger. Ito. Itong ano yan? Ito. Finger mo. Sabi na ito. Ito itong bahay. Anong tawag dito? Ano? Langka. Langka. Masarap yan. Ay, muna po. Ma'am? Ay. Okay. Langka. Awilain. Sa sila nagbuto? Sila. Hindi ko na amoy nung ano. Iyay! Sa dito na ako, di sana nauna na ako. Ang
ako ng kalim. Diba? Oo. Oh. Ay, patig langka, bawal. Oo. Ito yung mga ng langka, maul. Dali. Saing, tapos inihaw. Kaya tayong... Kaya lang, Sarah. Parang masarap na isda. Daing, ma'am. Paborito ko po. Ayun. Sa umaga. Ma'am, dinaing yan sa ano, sa usok, sa kalan. Mm. Wow. Tinapa. Tinapa. Yan yung sunod na gagawin ko sa Ibayo. Opo. Yung smoked chicken. Kasi yan yung uso ngayon eh. Yung niluto siya sa usok. Ipapatikin ko nga sa anak itita yung ano yung... lang siya? Yung kinain natin doon sa inyo po. Ano yung, naman yan? Yung inasal. Kita masarap inasal nila. Ah, inasal. Oh, panalo inasal. Yan pala yung binibida nila sa akin kahapon. Mm. Actually, yun lang talaga ang punta namin doon dapat. Ano? Oh, binibida nila. Kasi isa dito, gutom na gutom. Yanganap ng ano, ng makakainan. Pag ikaw pinakulam kita. Tapos napunta kami po doon. Eh, wala ba siya yung inyo? Sabi siya, sama doon siya. Paano po kasi naghatid kanina? Eh, Lunis, ma'am, eh. Hindi po siya makakabalik. Hinihintay nga po namin. Alam mo, pag Lunis, busy mo, hindi na. Ang sarap. Ang sarap talaga dito. Only it's so, naka-live tayo, ha? Mm, naka-live tayo, sir. Nakuha tayo, ha? Most dyan yung subo natin. Kasama ko yan. Malalaman ng madla yung subo natin. Hindi pa naman nai-edit. Naka-live ka. Tulog ka kaya rin. Kinakantahan po ako, pampatay. Nagula ka po ako sa akin yung camera pagising ko. Ano ba yun? Ano ba yun, Jay? Pampatay yun? Katanda at nilipas din daw po ako. Ah, kung ano yun. Romantic song yun. Romantic yun, yung pampatay. Pang... Yung kinanta. Ay, ba't yung tono nyo, pampatay? Sarap ito. Ito na, fresh na fresh. Ito, sarap. Lahat. Parang siya niluto sa kahoy, yung isla. Mm. Ito rin, no? Tignan mo yung pusit. Sarap. Smoke. Tignan mo yung pusit. Sarap. Asan yun ang kanal?